Hello guys, good afternoon. Reaction video na naman tayo guys. Ayan, viral na naman ngayon yung isang fake account na nagsasabi doon na may pagbabanta kay itong kay Bunso Migs Molino. Ayan. So hindi na ito matapos-tapos ito guys, itong reaction na ito tungkol kay Offer Myrna dahil lalong umiingay. Sabi nga niya, sabi niya nung unang upload, nung unang vlog niya doon is lumabas muna kayo sa Mamig's World para ma-enlighten kayo at maliwanagan kung ano yung tama at mali. Ang problema, siya itong hindi makalabas-labas ng Mamig's. Kung bakit? Kasi kung lumabas na siya ng Mamig's, dapat tumigil na siya sa kakaputak ng putak. Eh hindi eh. Gusto niyang umiksit sa Mamig's, pero gusto niya nang maingay na exit. Tahol siya ng tahol, kaya hindi matapos-tapos itong issue na ito. Ngayon, may nag-viral na ito na isang fake account na nagsasabi doon na may pagbabanta kay Bunso Migs Molino. Siyempre, siya yung pagbibintangan kasi siya itong may galit. Siya itong may galit kay Bunso Migs Molino. So, siya talaga yung unang-unang maisip ng mga bashers na kung sino yung gumawa ng account na yon. At isa pa, sa pangalan niya nakalagay yung fake account na yon. Ang mali mo lang kasi, Offer Myrna, kasi kinalaban mo ang 1.6 million na followers ni Bunso Migs Molino. Okay, si Bunso Migs Molino, isang tao lang yan tinitira mo. Pero yung ang re-res back sa'yo is ang 1.6 million na subscribers or followers or supporters ni Bunso Migs Molino. So ngayon, bago ka sana tumahol ng tumahol, inisip mo sana na na ibabas ka din. Ngayon, kung nag-vlog ka, kung nag-upload ka, hindi pwede na yung tatanggapin mo lang is yung mga positive or good comments. Meron at meron talagang positive dyan na, or negative comments dyan na hindi mo matatanggap. Ngayon, ang iba dyan, ang sakit ng mga bash sa'yo, kasi minsan masakit talaga tanggapin yung totoo. Ngayon, kung yun yung paniniwala mo, fine, paniniwala mo yun. Pero huwag mong pilitin or huwag mong i-encourage ang lahat ng tao na maniwala sa'yo, kasi may kanya-kanya tayong paniwala. Ang gulo mo din kausap eh. Noon, kinakampihan mo yung mga OFW. Tuwang-tuwa naman kami mga OFW. Ako isa din akong OFW. Ngayon naman, kinakalaban mo ang OFW. Ano ba talaga? Tapos ngayon naman, may fake account na lumabas na may pagbabanta kay Migs Molino. Parang kinakampihan mo na naman si Migs Molino. Ano ba talaga? So ngayon, binabas ka. Galit na galit ka, may pa NBI ka pa, may kung ano-ano, may palista-lista ka pa. Nung ikaw ba ang nambabas, may narinig ka ba kay Bunso Migs Molino at kay Jethro hanggang ngayon? Tahimik sila. Given na yon kung may ginawa man silang mali. Pero, sino bang perpekto? Sabi mo nga doon sa vlog mo, kung makabas kayo, akala nyo naman perfecto kayo. Kasi nga, wala naman talagang taong perfecto, di ba? Kahit ako, ikaw, hindi tayo perfecto. So, bawat isa sa atin mayroong pagkakamali. May pagkanya-kanyang opinion. Yun nga lang yung opinion is hindi tayo magkapareho. So, ngayon, bas ka ng bas doon sa kay Bunso Migs Molino. Pag ikaw naman ngayon yung binabas, galit na galit ka. May pa-NBI ka pang nalalaman. So, yun nga yung sinabi ko din sa unang reaction ko. You have to face the consequences kung ano man yung mga pinagagawa mo. So, ngayon, nai-stress ka. Mukhang stress ka eh. Sa mukha mo, stress ka na kasi galit na galit ka na eh. O, nai-stress ka ngayon kasi binabas ka. Sama, bago ka nagpasabog ng mga issue na yan, iniisip mo rin sana na kung ano yung mga ibabalik sa'yo. Kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Minsan times 10 pa yung matatanggap mo or mayong ibabato sa'yo. Diba?
So, ayan. Wala nang katapusan to. Kasi putak ka pa rin ng putak. Tahol ka pa rin ng tahol. Akala ko masabi mo, lumabas, ayaw mo nang sumuporta sa Mamix. Sabi mo, ayaw mo na, galit ka na kay Bonso Mix Molino. Wala na yung Mamix. Mahal na lang kasi love na love mo si Ate Mahal. Pero sa ginagawa mo, putak ka ng putak, tahol ka ng tahol, hindi talaga matatahimik yung kaluluwa ni Mahal. Hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban mo. Tapos sabihin mo pa yung iba vloggers, ginagamit ka, pinagkikitaan ka. Bakit? Ikaw ba? Hindi mo ba pinagkikitaan yung mga pinagagawa mo ngayon? Yung paulit-ulit ka, yung tumahimik ka na, tumahol ka na naman ulit. Di ba di mo ba pinagkikitaan yan? Kung pinagkikitaan ka man ng mga vloggers ngayon, dahil yun sa ginagawa mo, dahil umiingay ka, kung nanahimik ka rin sana, hindi tahimik na rin yung buhay mo. Dahil umingay ka, tumahol ka ng tumahol, ayan, narinig nung lahat, di ba? Ang aso, pag tahimik lang yan, wala namang gagalaw dyan. Pero pag tumahol ng tumahol yan, marami ang makakarinig. So, yan yung ginawa mo. Tumahol ka ng tumahol, marami ang nakakarinig. Ayun, bawat isa mayroong reaction para sa'yo. So, ngayon galit ka, ginagawa kang content. Bakit ikaw, hindi mo ba pinagkikitaan yung mga content na minagagawa mo? Paulit-ulit na lang. Okay. Di ba? Diyan ka din nagkakapera. Dati nga, di ba? Pinagpilihan mo yung Mamix. Obsessed na obsessed ka din dati sa Mamix. So hindi mo masisisi yung mga tao ngayon kung obsessed pa rin sa Mamix kasi inigulungan nila. Alam mo yung feeling. Alam mo yung feeling na magiging obsessed or magiging or iidolo yung isang tao kasi naranasan mo rin yan. So wag kang feeling diktador kung ano yung dapat nilang gawin kasi yung supposed to be alam mo yan eh. Kasi naranasan mo yan. O dati, di ba, pinag-content mo din si Mahal at saka si Bonso Mix Molino, Mamix, ang haba, di ba, pinagkapirahan mo din. Nung nag-boom yung Glemo, di ba, pinagkikitaan mo rin yung Glemo. Hindi, although na talagang tinrabaho mo yun, for at the same time, kumita ka rin doon. Ngayon, nung sumabog na itong issue na pinasabog mo, di ba kumita ka, mas malaki ang kinita mo kasi dumami yung views mo kasi nga ang daming usisero, ang daming gusto malaman kung ano ba talaga yung mga pinagsasabi mo, di ba? So doon sa umpisa ng pag-vlog mo sa Mamix, ang laki ng kinita mo. Kung meron ka mang nakitang kasalanan doon ni, okay, given na yun na may kasalanan si Jethro, si Bonso Mix Molino, man dyan, o sino yung paningin mo, kung sino yung pananaw mo, given na yun. Pero sana yung pagkakamali na yun, hindi ka na nag-ingay, di ba? Hinayaan mo na lang na i-solve nung kung sino may yung mga concern ng mga tao na dapat mag-resolve noon. For the sake na lang doon sa pinagkikitaan mo, di ba? Tumahimik ka na lang sana. O di kaya kung meron kang gustong i-correct kung ano yung mga mali nakikita mo, pwede mo naman i-direct doon sa tao na kung sino yung intended na tao na kailangan mong kausapin. Bakit mo in public? O ngayon, sumabog na, ang dami ng miron, ang dami ng gumatong, ang dami ng opinion na lumalabas, iba't ibang opinion. Ngayon, nababas ka, times 10, times 100 yung bus na balik sa'yo, galit na galit ka. Diba? So, ayan, ahaba pa ito at ahaba pa ito kung hindi ka talaga natahimik. So, expected mo na yan kung ano pa yung mangyayari sa susunod kung hindi ka talaga tatahimik. Lalaki at lalaki ang gulo na ito kasi ikaw lang naman talaga nagpalaki. Nasira ang Mamix nang dahil din sa'yo. Alam mo, ang dami na ngayon hindi nagsasubscribe kay Mahal kasi nga nasira na nang dahil sa'yo. Ayan. Okay, meron ng ilan na mga vloggers. Mo na si Mahal. Okay, please, kung talagang mahal na mahal mo si Mahal, tumahimik ka na and tama na itong issue na ito. Kasi kung hindi mo titigilan to, hindi rin titigil yung mga mirror. They keep on ruining my name. Okay? So, ayan, sana ma-enlighten ka, maliwanagan ka rin. At sana sa sinabi mong lumabas muna sa world ng Mamix. Lumabas ka na ng tahimik, huwag ka ng tahol ng tahol para matapos ng issue na ito, okay? Kung ayaw mo na talaga doon kay Bonso Mix Molino, lumabas ka na sa Mamix, lumabas ka na sa issue na ito, tumahimik ka na para tapos na rin ang lahat. Ang gulo-gulo na. So, God bless you at ingat ka.